What's up mga kabady? Welcome back to my channel Discovery TV. Sa videong ito ay pag-aaralan at tatalakayin natin ang 11 general orders ng mga security personnel. Sana all. Ano ba ang 11 general orders na ito? At ano ba ang mga nakapaloob dito? Kung ikaw ay isang security guard, lady guard or security personnel o maging isang concerned citizen or isa ka sa mga kliyente at gusto mong malaman kung ano ba ang trabaho ng ating mga security personnel. Hindi totoo yan. So para po sa inyo ang videong ito. So simulan natin to. Let's go. 11 general orders. Number 1. To take charge of this post, all company properties in view and to protect, preserve the same with utmost diligence. Paano masabi? Tinatanong ko nga ay nag-draw. Kung tayo po ay inaiatang sa isang pwesto, kailangan hindi tayo tatamad-tamad. What? What the f***? Kailangan nating i-take full responsibility ang ating pwesto. So, pagpwesto natin, responsibilidad natin. Mayroon tayong accountability once na may mangyari sa pwesto kung saan tayo nakaposting. So, kung requirements ng kliyente na umikot ka every 30 minutes, kailangan na umikot ka talaga. Google! Barinig kita sa mukha eh! That's part of our duties and responsibilities. Bilang ikaw ang nakaatang sa pwestong ito, every time may nakita kang kahinahinala, kailangan nasitayin mo. Di pwedeng baliwalain ito. For example, doon sa pwesto mo, bawal yung mga nagtitinda. So, kailangan mong sabihin at pagkaisapan na umalis sila doon. Yan po ang number 1 na 11 general orders. Alright, proceed po tayo sa number 2. To walk in an alert manner during my tour of duty, keeping always an alert and observing everything that takes place within sight or hearing. Ang ibig sabihin po nito ay dapat lagi tayong gising, lalong-lalo na po sa gabi. Paano masabi? Tinatanong ko nga ay nag-draw. Ito po ang nagiging problema minsan ng ating mga kabady. Hindi totoo yan. Na hindi nila naiwasan makatulog minsan habang naka-duty. That is not a part of our duties and responsibilities. So kailangan pag naka-duty ka, gising ka. Alerto ka, gumagana yung paningin mo, pandinig mo, pang-amoy mo, lalo-lalo na ang ating pakiramdam. So, kinakailangan po maging alerto tayo at alam natin ang mga nangyayari sa ating paligid. Sana all. Gamit ang ating mga senses. Alright? Okay, let's proceed to number 3. To report all violations of orders I am instructed to enforce. Ang ibig sabihin po nito, kahit na sino pa ang nag-violate, kahit na may mata siya nakatungkulan, close friends natin, kasama natin sa ating trabaho, basta't nag-violate sila ng rules, kailangan po nating i-report sila. That is part of our duties and responsibilities. Ulol! Huwag ka na mag-Ingles! Hindi po natin dapat i-tolerate ang mga maling gawain. Kasi once na na-tolerate natin yan, kahit na isang beses lang, aabusuin at aabusuin nila yon. At uulit-ulitin nila ang kanilang ginagawa. Okay, number 4 na tayo. To relay all calls from post more distant from the unguarded house where I am stationed. Kapag ikaw ay binigyan ng mga instructions, lahat po ng instructions na yon ay kailangan mong i-relay
o ibahagi sa iyong mga kasama or mga kabading para po mag-align kayo. What? What the f***? Number one key po sa ating profession o trabaho is yung communication para magawa natin ng maayos ang ating trabaho. Hindi po pwede na binigyan ka ng instructions, hindi mo ibinahagi sa inyong mga kabady. So, kailangan i-relay at i-communicate mo sa kanila through radio all those informations para po maging align tayo. Kung ano yung instructions sa isa, ganun din po sa lahat ng mga kasama natin sa trabaho. Para po iwas bulilaso. Gago! Alright. Let's proceed to number 5. To quit my post only when properly relieved. Ito po yung kadalasang nagiging problema ng ating mga kabady. Oh God, please no! 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 Once po na hindi po nakakarating kaagad ang karelibo, may mga kabady po tayo na iniiwanan na ang pwesto. What? What the f***? Minsan naman po, wala pa sa oras ng pag-out, hindi pa nakapag-turnover ng pwesto, umalis na. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nag-drop. Hindi na hinihintay ang karelibo. Ito po ang dapat iwasan natin dahil isa po ito sa part ng duties and responsibilities natin na tapusin ang duties natin. So kung ang duty natin ay 8 to 8, kailangan tapusin natin yon. Kailangan po pumasok ka ng before 8 at mag-out ka rin ang after 8. Sana all. Kapag ka na-turn over mo na po ang lahat sa iyong pwesto, sa iyong kapalitan. So ito po ay madalas mabalit. So sana iwasan natin ito. Ngayon, kailangan nating maging aware at magawa nating mabuti ang pag-turn over bilang isang security guard. Okay? Let's proceed to number 6. To receive, obey, and pass on the relieving guards all orders from company officers or officials, supervisors, post in charge, or ship leaders. Ang ibig sabihin po nito, kung tayo po ay naka-duty at tayo ay uuwi na, kailangan po natin mag-conduct ng proper turnover. Bola lang yan! So kung ano po yung instruction sa inyo for the whole day, kailangan po ipagbigay alam nyo din dun po sa ating kapalitan. Importante po yun dahil kung ano yung instruction sa araw na yon, ganun din po yon sa gabi. Para alam ng ating kapalitan kung ano yung mga instruction na yon, para hindi po siya magmukhang hindi na-inform dun sa kanyang mga gagawin. Okay? Let's proceed to number 7. To talk to no one except in the line of duty. Kapag po tayo naka-duty, hindi po pwede na nakikipag-usap tayo or nakikipagpintuan sa kahit kanino. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nag-drop. Dahil ganito po yung dahilan kung bakit. Dahil po yung kausap natin ay mayroon palang masamang balak. Gago! Doon po sa ating area of responsibilities. Kumbaga, kumukuha lang siya or sila ng mga informations. Hindi totoo yan! So, para makaiwas po tayo at makapagbigay ng kahit na anong informations nang maaaring makasama doon po sa ating area of responsibilities, ay kailangan po nating umiwas na kumausap ng kahit na sino. Lalong-lalo na po kung ang taong yon ay hindi natin kilala. Okay? Sino lang po ang ating kakausapin pagdating po sa ating trabaho? Ang pwede lang po nating kausapin ay yun lamang pong may kinalaman sa ating mga trabaho. Sana all. Let's proceed to number 8. To give or sound the alarm in case of fire or disorder.
So, kung meron man po tayong napansin na kakaiba, what? What the? For example, merong sunog, or kung pinasok ng kung sino ang ating area of responsibilities, kaya kailangan nating isound ang ating alarm. Kaya tawagan na ating mga superior dun po sa nangyayari. Dun po sa field kung saan po tayo nakapwesto. So wag po nating kailimutan na isound po yung alarm para makapagpadala po ng respondi kaagad yung ating mga officers para maaksyonan po kaagad ang posibleng mangyari. Okay? Number 9, to call the superior officers in case not covered by instructions. So, di ba po, pag nag-guard mounting tayo, meron pong ibinibigay na instructions po yung ating officers dun po sa kumpanyang pinagtatrabaho natin. Ito pong mga instruction na ito ay specific po ito. In case po na may mangyari na hindi po kasama sa instructions ay binigay po ng officer na yon, ipagbigay alam nyo po sa kanya upang pagbigyan po tayo ng gabay o guidelines para ma-perform natin ang trabaho ng tama. Okay? At huwag po kakalimutang magtanong kapag ka hindi po alam ang inyong mga gagawin. Para po iwas po tayo sa mga bulilyaso. Alright? Let's proceed to number 10. To salute all company officials superior in the agency, ranking public officials, and officers of PNP, AFP, and other government agencies. Don't forget to salute every time po na nakakakita tayo ng mga officers ng kampanya, ng officer daw ng ating agency, at ang mga uniform personnel po ng ating pamahalaan. Bola lang yan! But you have to be fearful kasi mayroon pong mga rules kung kailan lang po tayo pwedeng sumalodo. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nag-draw. Lagi po nating tatandaan yan dahil part po yan ng ating courtesy, paggalang o respeto dun po sa ating mga officials. Sana all. Alright. Let's proceed to number 11. To be watchful at night during the time of challenging. To challenge all persons on or near my post and to allow no one to pass or loiter without proper authority. So, lahat po ng mga pumapasok dun po sa ating area of responsibility, kailan po natin sila ay inspeksyonin at siguraduhin na sila ay authorized na pumasok doon sa ating nasasagupan. Dahil once po na may mamiss lang po tayo na kahit isa dyan, ay maaring malaking bulyaso na po yon. Yun palang tao na yon ay mayroon palang masamang balak doon po sa ating area of responsibility. So, you have to make sure... Ulol! What can I make English? Na halat po ng mga pumapasok doon sa ating area of responsibility are properly permitted. At dapat po may permit sila, meron silang authority or authorized sila na pumasok doon. Especially kapag po sila ay may mga importanteng gagawin doon po sa ating area of responsibility. Huwag po kakalimutan ang magic word dati na no permit, no entry. What? What the f***? Okay? So, yun po ang ating 11 general orders. Yan po ang pinaka-foundation dito po sa ating ginagawang trabaho bilang isang security personnel. Yan po ay gabay para ma-perform natin ng maganda at maayos ang ating trabaho. Sana all. Sana po ay may natutunan kayo sa bidyong ito. Lalo-lalo na po doon sa ating mga baguhan na kabady. Sana po ay nakapagbigay ito sa inyo ng kaunting kaalaman para may sagawa at
ma-perform natin ng mabuti ang ating mga trabaho. Wow. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all. Proceed po tayo sa ating mga shoutout. Big shoutout po sa bumubuo ng ating Blue Stripe Security and Investigation Services. Lalo-lalo na po kay Sir RMA, Sir Rolando M. Siguera, at kay Madam Siguera, at kay Sir Bal, at kay Ma'am Grace. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din po sa aking mga kabady, sina SG Rapis, SG Barakel, SG Nusilado, SG Talde, at kay LG Banga. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na po ang aking video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, maaaring mag-subscribe na po kayo at pindutan na rin po ang ating notification bell para updated pa kayo sa aking mga videong i-upload. Maraming salamat. Bye-bye!